Tools, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-timing ng IF6E Suzuki 12 valve na makina, yung engine. So, tingnan nyo mabuti mga katools para malalaman nyo rin kung paano ang pag-idea kung saan yung timing niya. So, let's go! Katools, na baklas ko na yung cover niya, so tuturo ko sa inyo kung saan yung timing niya. So dito mga katools, sa camshaft niya, itong cam niya, kung nakikita niyo itong may tuldok na ito at saka ito, tapat niyo dito. Yan, nakatapat na siya. Yan. Yan yung tamang paglagay ng timing. Dapat nakatapat yan siya dyan. At yung sa crankshaft naman niya, ito yun. Yan, makikita niyo ba? Ito yung kunya, tsaka yung tuldok na ito, may ano dyan sa ilalim dito. Hindi lang masyadong makikita mga katos. Yan. Para pag nagpalit kayo ng timing belt, ay madali lang matandaan at aandar ka agad dyan. Yan mga katos. Ito yung timing nya. Timing mark ng camshaft. At saka sa crankshaft naman, dapat nakatap dead center yung piston na number 1. At may isa pang ano, paraan para malaman na nakatap dead center yung crankshaft nya, pag nagpalit kayo ng timing belt ay punta kayo sa likod ng transmission, may timing mark doon. So tingnan natin yung timing mark. Ayan yan mga katools, itong letter T na to dapat nakatapat dito sa may guhit. Pag nakatapat na tong letter T sa may guhit, yung piston number 1 niya ay nakatap dead center na. O, at yun. At dun kayo mag palit ng timing belt o at yan yung timing niya. Pag naka ganito na to sa may guhit dito, ito yung timing mark niya, yan may guhit. Tapos itong letter T, katap dead center na yung piston number 1. Yan. Tandaan niyo mga katos. Yan. Kasi dalawa itong guhit mga katos eh. Ito yung tama. May tuldok at saka may guhit dito. Huwag yung isang guhit na yun. Kasi hindi yun ang tama. Ito yung tamang timing niya, yung may tuldok at saka itong guhit at saka yun. Yan yung tamang pag timing ng Suzuki 12 valve scramble.